Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Ako'y kawakan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong ninisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sama natin sa banal na misang ito, lalong-lalo na ang kaluwalhatian ng kaluluwa ni Ramon Rene Epifanio Borromeo, para din sa kaluluwa ni Chari Gaitan Abilia. Patuloy natin pinagdarasala ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Patuloy din natin pinagdarasal sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob, nais yung pagpapala, kami mapuspos. Kaya tinihanda mo kaming kamti ng iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabago sa luma naming ugalit ipinalit sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbubupo ng dugo ng babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao,
Ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos na karunungan gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang matutop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya ron at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan. At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, paklit naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at iniaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo na lagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinalong nila ito upang subukin siya. Nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at subulat sa lupa
sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng nakatatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumatos sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ebanghelyo nating binasa ngayon ay laban sa paghatol sa ibang tao para sa kanilang mga kasalanan at pagkukulang. Ito ay isang tahasang aral na huwag ituro ang ating mga daliri sa ibang tao. Huwag tayong magmamadali sa konklusyon at huwag tayong mambintang ng ibang tao. Kasi ito yung madalas sa atin, ang dali-dali nating humusga at mag-conclude sa kasalanan ng ibang tao. Kaya pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Jesus, iwasan natin ang manghusga, ang humatol, ang kumondina sa ibang tao. Huwag agad tayong magmadaling mag-conclude sa kanilang mga kasalanan. Ang ebanghelyo natin ngayon ay humihiling ng habag at awa. Isipin na lang natin ang kahihiyan ng babae. Siya ay napahiya at maaring masira. Siya ay tiyak na natatakot sa kaniyang ginawa at iniisip niya ang nalalapit niyang kamatayan. Dahil sabi sa aklat ni Moises, sa batas ni Moises, humihiling ng pagbato hanggang mamatay ang isang babaeng inakusahan ng pakikiapid ng pangangalunya. At sa sitwasyon ng babae, walang nagtatanggol sa kanya, walang nagsisimpatya sa kanila, walang naawa sa kanila. Mula sa karamihan, mas nais siyang maparusahan hanggang siya ay mamatay. At hindi lamang maparusahan, kundi mamamatay sa isang marahas na kamatayan. Kunit kung titingnan natin, ano nga ba ang motibo ng mga Pariseo? Bakit dinala nila ang babae doon sa harapan ni Jesus? Ang babae ay ginamit lamang ng mga Pariseo upang gawing bitag para kay Jesus
lalo-lalo na sa kanyang paghatol, lalong-lalo na sa kanyang interpretasyon ng batas ni Moises. Pagkatapos ay dumating ang hatol ni Jesus. Sinabi ni Jesus, ang sinuman sa inyo ay walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya. May bumato ba doon sa babae? Maaari rin sabihin sa atin ng ating Panginoon, ang bilis-bilis nating manghusga, bakit wala ka bang kasalanan? Perpekto ka ba? Ang bilis mong manghatol sa ibang tao? Ganun ka ba ka-perpekto? Bago natin hatulan ang ibang tao, bago natin tingnan ang pagkakasala ng ibang tao, tingnan muna natin yung sarili natin. Wala ba tayong bahid kasalanan? Perpekto ba tayo? O baka mas malala pa tayo doon sa mga taong hinahatulan natin? Kung titingnan natin sa Ebanghelyo ngayon, tunay na hinatulan ni Jesus ang kaniyang kasalanan. Ngunit hindi hinatulan ni Jesus ang kaniyang sarili. Sinasabi sa atin ni Jesus, humayo ka at mula ngayon ay huwag ka nang magkasala pa. Binibigyan tayo ni Jesus ng isa pang pagkakataon na bumangon mula sa kanyang pagkawasak at mula sa ating pagkawasak sa ating buhay. Ibig sabihin, binibigyan tayo palagi ng isa pang pagkakataon na baguhin natin ang ating nagawang kasalanan. Maaari pa rin siya ang babae na gumawa ng bagong simula sa buhay. Tayo rin. Maaari pa rin tayong gumawa ng bagong simula sa ating buhay. Nagkaroon pa ng pag-asa ang babae at maaari pa niyang baguhin at muling likhain ang kanyang buhay. Kagaya ng babae, kapag tayo ay nagkakasala, maari pa rin tayong matuto sa ating pagkakasala at baguhin natin ang ating sarili. Ngunit siya ay inatasang magsisi, lalong-lalo na sa kaniyang pagkasala. Ganon din sa atin. Mahalaga ang ating taos-pusong pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan at matuto tayo sa ating mga pagkakamali sa ating buhay. Sinasabi sa atin ngayon ni Jesus na ilagay ang pag-ibig sa ating puso sa halip na puot. Hinihiling niya sa atin na bigyan tayo ng pangunawa sa halip na kalupitan. Gusto niya tayong maging mahabagin tayo sa halip na maging mapanghusga sa ibang tao. Ipinapaalala sa atin ni Jesus, kung gayon, bakit mo tinitingnan ang puwing ng mata ng iyong kapatid at hindi mo pinapansin ang gatilan o troso sa iyong sariling
mata. Mula sa Ebanghelyo natin ngayon, masasabi natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos, lalo na kapag tayo ay nasa problema at lubhang nangangailangan. Hindi lang tayo ay pagtatanggol ng Diyos, pareho niya tayong proprotektahan. At hindi lamang tayo proprotektahan ng Diyos, kundi pagpapalain pa tayo ng Diyos. Patuloy niya tayong patatawarin sa ating mga pagkakamali at nagawang kasalanan. Laging sasabihin sa ating ng Diyos, hindi rin kita hahatulan. Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa. Amen. Magsitay niyo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahabagan. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ating nawang iwasan ang paghatol sa iba, at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mababigat na pasaning dala ng kahirapan, alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipuan lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang kalakot. Puri-puri ka Diyos sa mga mikanas sa lipatan sa ikagandaan ito. Dahil itong aming ialay mula sa lupat bunga ng aming paggawang tinapay na naman tayo magbibigay buhay. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayo. Sumasamo. Puri-puri ka Diyos sa mga lumikanan sa libutana. Sa ikagandaang mo. Mula sa katas ng uwas at bunga ng aming paggawa, ang alak ni Pinoy magbibigay Espiritu. Magsitayo pan lahat. Manalangin kay mga kapatid. Itong paghahain namin sa iyo ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, kaming gumaganap sa banal na paghahain.
ay buong galak nawang makaharap na may nakadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon sa pagpapakasakit na ugiling mo, anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayaga ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinatanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsinod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Anong di kita ibigin? Paanong di ka patawarin? Bago man isilang sa lupa, ika'y akin nang inaruga. Paanong ako'y iyong lisanin? Paanong ako'y iyong limutin? Gayun man po't papawiin ang iyong pagbabalik, hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Hangad pa rin ang piling mo. Ang
lahat po ay inanyayahan sa ikalimang Lenten Recollection sa darating na Marso 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverendo Padre Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rektor at parish priest. Maraming salamat po. Pinapanlalahanan na lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, pagkos dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa pagsusuot ng tamang face mask. At pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalaginawa nitong walang hilig na masama. At sa gayon maligsin naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Jesucristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa din ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at asalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa biniyaga na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.